or on YouTube, channel RJ News. You can now listen to DZRJ 8:10 a.m. from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 8:10 a.m. Remember, it's free on all mobile devices. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapakinggan sa DZRJ 810 AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at Channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa facebook.com/DZRJ810 AM at YouTube channel RJ News PH. Abangan sa mas pinalakas at mas pinalawak na orihinal na sumbungan ng bayan. Isumbong mo kay Tulfo. Ako naman po si Bon Tulfo. Ako naman si Kuya Mon. Yeah. Ang original na sumbungan ng bayan. Correct. Yeah. Original po talaga, ha? Ang dami nagkiklaim ng original daw eh. 91 tayo eh. 1991. Yan ang umpisa po yung isumbong mo kay Tulfo. At wala pa naman mga sumbungan ng bayan noon eh. Nung panahon noon, wala pa. Tapos, ikaw palang kaunahan talaga. Yeah, isa. And then, marami nang sumunod. Ayun. Pero natutuwa ako na marami nang naging sumbungan ng bayan kasi yan ay kontra-abuso eh. Yes. Yeah. Mm. Marami na silang mapupuntahan. Magpipilian. Mm. Magpipilian. Yes. Tulong. Ibig sabihin na successful tayo. Di ba? Sabi nga nila, imitation is the greatest compliment. Yeah. Tama. Marami na nagsusumbungan. Oy, buksan nyo na po ha inyong mga Facebook. Ang ating Facebook account partner? Ayan, dito tayo sa www.facebook.com/DZRJ810AM. Yun. At mapapanood din tayo. Yan, sa Sky Cable Channel 224 at Digital TV Plus Boxes Channel 25. Ayun. At saka sa ano po namin, yung inyong palapitan, 810 po ang hahanapin ninyo ha. Malapit lang naman. 810. 810. 810. 810. 810. 810. 810. 810. 810. Yan. Sa radyo din po. Yan. Servisyo publiko, tuloy-tuloy tayo. Marami pa rin pagkukwentuhan. Maraming... Ay, Kuya Mon, gusto niya magkwento eh. Hindi, yung mga... yung
pinagdaanan natin. Pinagdaanan ng isang bumo kay Tulfo. Kagaya ng... hindi makakalimutan. Dahil... yes. Dito kasi sa isang bumo kay Tulfo, original ho yung nag... yung tinitibi natin. Yes. Kami ho ang original niyan. Yung may dramatization dati. Hindi, yung meron tayong... ano natin? Ilaglagay na mikropono. Yes. Yung hidden camera. Hidden camera at saka microphone. Yes. Itong si Alin, inatasan ko na pumunta ng NCRPO sa Bikutan dahil yung isang... sino yung colonel na yun? Colonel... Nakalimutan natin. Matagal na yan. Ng panahon. Valeroso! Si Colonel Valeroso na sa anti-drug siya. Yes, diba? Sa panahon. Oo. Tapos, yung complaint at kamag-anak nung nahuli ni Colonel, mga tauhan ni Colonel Valeroso at humihingi ng pera. Yes. Ayan. Usong-usong nun yung huli dap, di ba, Kuya Mon? Correct. Tawag doon huli. Tsaka yung, hindi, pag nakahuli na. Tapos, sige, magiging ang modus operandi, sige, hindi na namin kakasuhan ito, pero maglagay ka ng pera. Ayun. O, kaya, or bababaan yung kaso from pushing to using. Kasi unavailable kasi yung pushing. Non-available yun. Yung sinasabi ng Section 5, yun. Yeah. Bababaan from pushing to using. Pag-using, available. Oo. Eh ngayon, nagsumbong ngayon itong complainant na kamag-anak nung nahuli. Nahuli nila. Eh sabi, malaki yung hinihingi. Magkano ba yung hinihingi nun? 200,000. Okay. Eh wala akong pakialam kung marinig ito ni Colonel Valeroso na ngayon ay lumpo na, ano? At literado na. Lumpo na, triterado na, abusado nung araw. Yes. Nalumpo yan siguro sa kaabuso. Na-stroke siya. Anyway, nilagyan natin. Nilagyan natin yung complainant. Complainant, parang undercover tayo. Oo. Nilagyan natin ng complainant ng TV. Camera. At saka hidden camera at saka tape. Recorder. Kasama ka. Kasama ko. Kasi ang papel mo ata. Nagpanggap akong kamag-anak. Ako yung mag-finance. Nagpanggap na kamag-anak. Magbabayad. Nagpanggap na kamag-anak. Ako yung mag-finance kasi doon sa pera. Correct. Sila ikaw mag-finance. Utang sila sa akin kunyari. Baga. Kaya sinamahan niya. Dahil ako po yung kamag-anak ni... Gusto ko makasiguro lang kung talaga ba talaga, kung totoo ba itong kailangan talaga ng pera. Correct. Kasi pautangin ko kung talagang kailangan. Ano ba itong pera na ito? Para saan? Meron ng negosasyon, di ba? Ngayon naman, siyempre, pulis, nakahalata. Nakahalata siya kasi kulit-kulit ko. Ah? Sino ka ba? Mga ganun na siya. Nagalit na. 19, kailan ba yun? 1997. Ngayon, nakahalata. Kasi ang kulit-kulit mong... Ang kulit-kulit ko. Kasi parang kunyari tumatawad pa ako Baka lang pwede babaan natin ng kaunting naman. Babaan. Kasi kasi sabi nung Colonel Valeroso, kailangan na ganito. Anong sinasabi yung magkano? Sabi ko baka ngayon mismo, 100,000. Wow. Nagbibidding. Kunyari 100,000. 100,000 kasi gusto namin mahuli. Tama. Tama po. Nakahalata yung si Colonel Valeroso. Pinahuli ka. Hinuli. Hinuli siya. Yes. Binit-bit siya. Ano yun, Kuya? Nakita yung ano? Yung hidden ano? May cameraman tayo na, di ba, si Roy? Pinalabas ko na rin kasi bubuntot-buntot lang din sa amin yun . Okay. Nakita. Pinuna na. Kulang mo na kami lahat kasi iniskandalo na. Iskandalo na. Naresto ako. Binit-bit nila ako. Binit-bit. Kinulong ko sa yung binibit-bit siya, tumawag pa sa akin. Kuya Mon, sabi niya, inaresto na ako, inaresto. Sabi ko, teka, teka. Mayroon akong tinawagan
Mm-hmm. Yeah, si yung NCRP si General Ibdani noon, yung director pala niya. Sabi ko, General lang sige kung bahala diyan ano to. Pero nakulong ka ng ilang oras din. Ng oras. Sa shop din. Eh. Ang tagal ko rin sa kwarto kasi mga eksena parang pelikula. Kung saan ako tumakbo, bintana, pinto, lahat yung arangin sasara. Ang saka, ano ito? At saka, pinagsisipa niya yung mga kamarista ko. At tapang, at tao pala ito. Ano pa naman nangyari sa akin? Nasaktan ko sila. Ayun. Ano ba? Nakaskirt ka ba? Nakaskirt pa ako noon. Dumaan ako. Ay, di. Meron ba yung mantipirin? Mantipirin pa. Kaya pala matapang ka. Mabuti hindi tumalsik yung yung duguan. Kasi si pa ng sipa si Alin. Tapos tsaka binitbit ka yung ano yung dalawang insert lumaban ka pala sa kanila. Tapos yung hapa siya binibitbit, may andun yung telepono niya. Kuya Bon, kuya Bon! Kinuha, yan eh! Inaresto ako. Nagod na yung telepono, sinira yung camera natin. Saludo. Si Colonel Valeroso, mga kaibigan. Ayun. Sumampa tayo ng kaso. Yes, criminal and administrative. Oo, tapos si... Kinausap tayo ng isang religious group yes. Na kumare. Kasi miyembro siya ng isang religious group. Yes. Influential religious group. Kaya? Through Rafi. Yes. Ayan. Kasi kung tayo lang, hindi ko siguro pabibigyan. Napabigyan yung kapatid ko. Sabi, kuya, ibalato mo na sa akin yan kasi nakikiusap yung religious group. Ayun. Mm-hmm. Pero, abusado pa rin. Yes, may mga nagreklamo pa ulit sa atin, di ba? Oo. May Koreano pa nagreklamo sa atin. May Koreano nagreklamo, doon siya nasipa. Yun. Nasipa doon. So, hindi pala siya nagbago. Pero ako, nung panahon ako nag-complain, napatanggal ko siya sa servisyo doon. Napatanggal sa servisyo. Tapos umapila. Kaya doon pumasok na yung religious group, yung religious cult. Tapos si... Cult pala. Tapos kulto. Kulto pala. Tapos sinabi kay Rafi. Tapos si Rafi naman na sabi, kuya, ibalato mo na sa akin yan. Ayan. Parang iurong ko yung criminal case. Iurong yung criminal case. Kaya hindi sa tayo pa sa hiwala yun. Hindi pwede maurong na yun. Okay. Ngayon, nangyari... nakaligtas siya. Mm. Pero alam mo, Alin, may tinatawag niya kasi abusado talaga yes. Ito eh. Mahilig ito sa negosasyon. Yung pambubuljak ng mga complainants tapos sa pangingikil. Siga pala to. Na, siguro kung minsan ang tandaan mo pag yung masamang gawain talagang nakakarma eh. Mm-hmm. Yung mga taong may mga masasamang gawain. May kalalagyan, Kuya Mon. Yeah. Nice stroke yun, di ba? Nice stroke. Actually, during that time, nagkakasakan kami, na-ambush pa yung abogado niya eh. Oo. Mga panahon yun. After that, yun, na-stroke. Oo, na-stroke. Tapos hindi na nga makagalaw. Tapos naka-recover, nakabalik sa servisyo. Oo. Ano yun. Yeah. Pangalawang sumbong, ayun, nadali na. Doon siya nadali. Oo, yun. Yeah. Ano po bang, mga highlights nitong sumbong mo kay Tulfo? Yung mga na-involve talaga yung mga staff, yung sumbong mo kay Tulfo na mga kasamaan natin. Mm-hmm. Correct. Oo. Baka kala kasi nila hanggang doon lang tayo, into-interview. Hindi, talaga. Lumulubog tayo. Frontliner. Kumbaga sa, kung ngayon yung palang madalas gamitin ngayon ng frontliners po kami. Talagang sumusugo po kami. Yes. Tsaka Kuya Mon, madagdag ko lang before. Ngayon kasi meron ng mga quote-unquote reality TV. Nung araw, ginagawa nyo na po yan, di ba? Yes. Yung may mga operations sa drugs, sa mga operation ng mga... Oh. Yung live, ginagawa din ni Kuya Mon yan. Mga kaibigan, yung mga... Yung ginagawa natin na entrapment operation. Yun, entrapment. Yung mga yes. Nanghihingi ng pera. Mm. Ang dami kaya natin na pa... Ang dami natin mga na pa...
tanggal sa pwesto. Tanggal na na pulis. At saka yung mga official na nanghihingi ng yung nasa City Engineer's Office ng Quezon City. Yung mga traffic enforcers. Traffic enforcers. Ay, no, isa pa yun, no? Ang dami niya. Kasi nung nasa Amerika ako, bumili ako niyan. Mm-hmm. Bumili ako ng very sophisticated recorder. Kaya sabi ko, pagdating alin, sa, ito na. Yung, bago tayo laruan. Tayo. Kaya merong... ang dami nating... Yes, ang dami. Gamit na gamit talaga yung surveillance camera na yan. At saka meron ako may budol-budol. Oo, nauso rin kasi yung... Yung nauso rin kasi sa mga money changer pera, ba? Yung pera na, ano? Yung pera na lalagyan. Yung kunyari, may mga puro papel. Patas yun sa ibabaw. Taas. Sa babaw. Sa ibabaw. At saka ilalim. Oo, sa ilalim. Tapos yung gitna. Yung gitna. Ano gitna, puro papel. Mga papel lang yun. Pinutulong namin. Meron kami budol. Yan ang sa namin. Pinotocopy namin yung tunay na pera. Para gamitin doon sa mga manlulokong mga money changer. Hindi, yung mga manlulokong. At saka yung mga... Malulokong yung mga nangingi. Illegal recruitment. Yung mga polis na... Polis na nangingi ng pera. Ayan, dami naming napahuli po, mga kaibigan. At saka yung illegal recruitment. Nako, yes. Ang dami-dami nating natulungan. Nung uso yung tinatawag na... May tawag sila eh. Yung pera. May tawag sila dyan sa... okay. Nagpapalit ka ng dollars. Sa money changer. Sa money changers. Pagkatapos, ipit yata, ipit. Ibibilangin. Ipit, ipit, sige. Ito yung, kuhan mo, ito yung equivalent ng palitan ng peso. Ng dollars. O kaya yen, di ba? Bibilangin sa harap mo. Pero pagdating mo sa bahay, yung halimbawa 20,000 pesos, pagdating mo sa bahay 10,000 na lang o 15,000. Kaya mabilisan kasi 'yon. Mabilisan, ang dami naming napahuli niyan. Nagpapasalamat tayo sa alam niyo, ngayon pa. Papasalamatan natin yung NBI. Nung araw, yun ang partner natin. Yes, ang bilis. Nakabawi kami. Babawin namin yung perang kinukuha nila. Ang laki, mayroon tayong isang lola na yung nagpapalit sa ng dolyar. Yes, balik bayan siya. Malaki, bani, de, yung kanyang anak. I'm sorry. Okay. Yung kanyang anak na nagpadala sa kanya ng malaking halaga. Kasi matagal na sa parang sa abroad. Pinapalitan ni lola, tiga Tondo, I remember. Yeah. Alam mo magkano yung nawala sa pera? Bawas. I remember, alin, 150,000 pesos yun. Kita mo yun, makapal yun. Hindi iyak yung... Kasi, nung pumunta siya doon sa money changer, hindi na siya. Hindi, totoo. Hindi, binilang namin yan nung umalis ka. Binilang namin yan nung umalis ka. Tama naman. 150,000. Yung pangalan, parang didal ang tawag dyan. Yung mabilis. Mabilisan ang bilang. May mga seaman. Naku, minsan euro pa yung mga pera nila. Dati yung 150,000 pesos na bawi natin, iyak ng iyak si Lola. Salamat doon sa NBI. Mga NBI ang tumulong sa atin. Kasi pag sa polis tayo lumapit noon. Kung sa Maynila. Medyo inaano ba maraming may hawak eh. Walang nangyayari, hindi kami nakabawi. Oo, hindi na babawi. Natakasan na kami. Ay, nako. Anyway, August 26 po ngayon, ha? 2020. At tayo po ay nandito na ako sa Radyo Pilipinas Tuloy. DZRJ! DZRJ. Oo, baka hanapin niyo pa rin po kami sa kabila. At may announcement naman na sa Facebook po namin. Nandun na yung announcement natin, partner, di ba? Yes, nandun. Na kung nasaan na yung kayo matatagpuan. Yes. Oo, sari-sari pong sumbong, ha? Sari-sari sumbong. At kuminsan para... Sari-sari. Para naman na hindi masyado kayong mabagot. Yeah. Mayroon po kayong mga jokes dito. Ayun.
May yeah, mga jokes. Magaling si Kuya Mon dyan. Napakagaling niya po dyan. Namimiss nila yan. In-encourage po namin na kung kayo po ay may personal na sumbong, dumiretak na po kayo sa aming page yun. At magpadala ng private message at huwag sa public post ng isumbong mo kay Tulfo. Tama. Aha. Para po makaiwas sa anumang scam totoo na ginagamit po sa ang aming programa. Sa aming programa. Bagi, ginagamit po ng mga scammer, mga manluloko. Kawatan. Alam mo yung kunyari tutulungan ko kaya nagpapanggap sila sila yung staff ng isumbong. Dako. Yung mga on tsaka walang kuhan yun, marami na tayo na ganung naranasan. Hmm. Tama po. Huwag po sa public page. Yes. So, pwede kayo mag-text ha. Babasahin mo namin yung mga pagbate, komento, suhestyon, para ho lalo natin mapaganda yung ating programa sa 0998-792-6304. Yun. At saka sa, ano ba ito? 0936. Ito, partner. 0936-933-0811. At saka 0998-792-7179. Ayun. At pabasahin po namin lahat yan. Sige, magbabalik muna tayo. Mag-break tayo sandali. At pagbabalik po namin, simulan na natin ang ating serbisyo publiko at syempre yung suspense na joke. Ano ba? Yung mga green joke. Hindi natin kalilimutan yan. Dapat meron yan. Singilin natin mamaya si Kuya Mon. Babalik ko sa inyo. Babalik ko kami. Makalipas ako ilang paalala. On Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat after po eh. Alright! Narito na tayo. Game partner. Isang safety reminder lang po. Bale, alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigit pong ipinagbabawal. May kaukulang parusa ang paglabag po dito. Pagkakakulong ng hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mamanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Salamat, NGCP. Alam mo, naalala ko yung classmate ko. Hindi to joke, ha? Hmm. Sa isang... Hindi ko na babanggitin yun. Sa Letran High School. Grade 7 kami. Okay. Na-suspende yung classmate ko na salbahi. Yung maloko. Sutil, ha? Sutil siya. Okay, sutil. Maloko. Yung pare, pasaway. Yung pare, na nilagyan niya ng ano ito, nilagyan niya ng kuryente yung inidoro, yung seat, toilet seat. Yung toilet na yung inidoro yung may ihian. Ay, yung ihian. Yung nakatayo, yung panlalaki. Nilagyan niya ng kuryente. Ngayon, pag-ihin mong pare, tinigilig ka rin. Nag-ground siya. Tinatama. Hindi, pagtama doon. So, na, yung lumalate yung kuryente sa kanya. Sa ari niya. Sa birdie niya. Sa hihi. Ganon pala yun eh. Yung pag may tubig, pag lalate yung kuryente eh. Konektado sa ari yun. Napapaiktad si father. Akala mo kinikilig lang. pag ihi niya, yun eh, titigil. Ihi ulit. Tinapos pa ni father kaya ang ihi niya. Eh, nahuli siyang tumatawa. In-expel siya. Magaling yun. Genius yun. Yeah. May kaya yung connection niya sa kuryente. Alam niyo, papasahin lang ako yung ano, ito yung concern ng dinito ni Mark Zabat
ng Bongabon Nueva Ecija para sa lahat po ito ng mga magsasaka daw, Kuyamon. Mga magsisibuyas. Humihingi na sila ng tulong, baka daw sa pamamagitan ng ating programa, maiparating natin sa Department of Agriculture. Tulungan daw sila na mabenta naman yung mga sibuyas nila. Kasi daw ngayon, dagsa na naman daw ang imported. So, talo na naman daw yung lokal tawag na sibuyas. Ka, tawagan ka natin yung Department of Agriculture. Mabubulok daw yung mga sibuyas nila. Kaya nananawagan. Ay, bilhin naman daw. Yung mga puro imported naman. Kasi daw yung nandyan ngayon sa market. Ang daming naghihirap ngayon na magsasaka mga kaibigan dahil po sa... hindi mabili hindi yung mabili. Kanila mga harvest. Yes. Diba? Kaya, in fact, para po tulong sa magsasaka, ako po ay pumunta sa, business na ako online. Online. Para makatulong sa pagkalakal ng mga, ani na magsasaka. Ano nga daw, oversupply. Sobrang supply daw sa Baguio. Kaya pag, ang mura daw. Ang mura na lang ng mga repolyo. Wala kasi nakakakyat. 10 piso, 20 pesos. Ano, bakit? Kasi walang transportation. Walang transportation. Kaya sige na lang kahit mura. Eh yun ang mga taga Nueva Ecija, umaaray. Kahit na lang kung sa puhunan na lang daw, mabenta lang ho, yung kanilang mga sibuyas lang. Ayam at tawagan natin yung Department of Agriculture. Ayan, taga Bungabon, Nueva Ecija po yan ang nananawagan. At isa pang panawagan din mula naman sa, ito ay sa Zambales. Masinloc, Zambales. O dumarami daw po ang COVID doon. Dahil daw sa mga nagtatrabaho sa Napocor. Dahil daw sa mga nagtatrabaho sa Napocor, dumarami daw. National Park Corporation? Oo. Dumadami daw ang may COVID doon sa kanilang lugar. Baka daw, tulungan naman, pansinin daw sila roon. Baka hindi daw na-check yung kanilang area. Sige po. At nakikinig sa atin, kung hindi po ipararating po natin. Pero yung mga nagtatrabaho sa Napocor, hindi... Baka hindi nila alam kasi mayroon tinatawag na asymptomatic. Asymptomatic. Yeah. Wala kang symptoms. Hindi mo alam. Meron na may ano ka na pala. Ayun. Eh, sige. Dako na tayo, Kuya Mon. Partner, dito sa sumbong natin, ito yung Validosa Salon. Ngayon, eh, sarado pa mga parlor, ano? Wala pa. Kaya hindi pa tayo nakapagpa-beauty, eh. Di ba yung taxi nga, may barrio. Pero diba, nakapagpagupit na kayo, ha? May barberohan na. May barbero si Kuya Mon. may pupuntang barbero sa... Ay, home service. May home service. Oh, kasi sarado pa po ngayon, eh. Pero pinagagamit ko ng space suit. Space suit? Hindi yung PPE na, ano, ha? Space suit talaga, ha? Ginugupitan ako. Para akong mukhang alien. Anyway, ito pong Validosa Salon. Ito po yung sikat na salon ito nung mga nakaraan bago mag-COVID. Ito ay humihingi ko ng tulong sa atin yung mga empleyado. Napakarami. 30. 30 kuya mo yung dumulog sa atin para magsumbong. Kasi nagsara. Nagsara naman talaga. Oo. Kaya lang daw, hindi binigay yung mga sweldo nila, yung 13-month pay, yung mga monetary claims nila, benefits, wala. Yung lahat kasi, masisisi mo naman yung business establishment kung walang mga tao na. Wala na nagpapa-kliyente. Kaya lang, yung bago mag... mag-lockdown, ayun, yun ang dapat swelduhan yung trabaho nila. Oo. Eh, yun nga yung kiniklaim itong mga manggagawa, ano, mga parolista, mga ano pa nga ito mga gay. Parolista. Mga parolista, yung mga dumulog sa atin. Yun. Sige nga, panoorin at pahinggan ho natin yung sumbong nitong ating mga parolista. Narito po. Validosa Company. Hindi po kasi sila nag-aano ng required na kailangan natapos ka. Kumbaga, yung skills ang tinitignan sa amin. So ngayon, ang nangyayari doon sa kontrata namin, hindi po kasi siya naka-indicate kung magkano talaga yung sasahodin namin. Saka pag pumili ako po kasi kanina ng kontrata, wala po kaming copy. Kapag ka dadaling ka sa branch,
endorsement letter po ang ibibigay sa amin. Doon po naka-indicate ang sagot namin kung ikaw ay HD, 8,000. Kung ikaw po ay foots pa manicurist, 6,000. Yung po yung 10% is makukuha mo yun sa gawa mo po. Pag ikaw po ay may gawa, nakakota ka po. 10% is incentives. Yes, po. Kung profit sharing po ang tawag doon sa amin. Yan. Yan yung sa office po na isumbong mo kay Tulfo yan para meron kaming conference table. Kasi pagkamaramihan na. Pero babae naman yung... Mahalo-halo sila, Kuya Mon. May babae. Babae yung nagsisalita. Babae yung nagsisalita. Spoke sa person nila. Tapos po, naka-face mask po kasi ganun po ang policy ngayon pagka kami tumatanggap po ng mga nagsusumbong. At yun nga po, yung kanilang mga claims. Aba, violator daw numero uno, sabi nila. Sabi nila, itong kanilang employer. Wala daw mga benepisyo, walang OT pay, overtime pay, walang holiday pay, etc. Dami. Etc. Nakikita ang performance mo. Doon po pumapasok na may napubro mo. Wala pong pinipirmahan na kontrata. Ang nakalagay sa kontrata po namin, walang bayad talaga ang aming OT. Unless kung kami po ay, halimbawa ang staff, HD, naghahabol ka po ng kota. Nasa sa iyo po kung gusto mong i-extend para makakota ka. Kahit po, holiday po, nag-overtime kami, ano pa rin po yun. So kapag mga Pasko, bagong taon may Pasko pa rin kayo? Yes po. Pero yun naman po, nagbibigay naman po sila ng double pay. So ano ba yung reklamo ng iba sa inyo? Dinali pa daw kami mag-Christmas party kami. Mag-start kami ng August. Pagkakatas sila ng mga 100 data yun, every sahod namin, every expertise. Hanggang mapuno namin yung pagkakukit, kung 600 itali ito, depende po madam kung saan pupunta ang venue. Magbibigay pa kami mga retali sa may-ari. Kung magbibigay po nyo na aming mga head. So, as ang bago pa rin po namin yun. Ayun. Yung Ashley. Ayun. Naabangan ni Kuya Mon si Ashley eh. Yun si Ashley. Yun si Ashley yun. Akala ko Ashley babae. Ayun, so bilang action. So give number bilang action po. Siyempre, tinawagan natin yung inerereklamo. Yung pong may-ari po nung Validosa Salon. Ayaw makipag-usap Kuya Mon. May spokesperson siya. O, di ba social? May tagapagsalita. Ayun pa pala siyang Harry Roque. Oo, may tagapagsalita sa si Jenny Torres. Pakinggan natin kung ano ang kanyang paliwanag sa reklamo ng kanilang mga tauhan. Inaayos na po natin ang mga reklamo. Para naman po na i-consider nyo ano namin ang salon ang naka-open ngayon. Kaya hindi naman po talaga na ano sa isang araw na siguro po yung isang po 1,000 na pa rin ang nakaraan. Ayun, so maraming satsat, maraming paliwanag. Pero ang ano niyan, kailangan ibayaran yun ang sumatotal dyan. Ibigay yung nararapat para dito sa mga manggagawa o sa mga tagakulot, tagakulay ng buhok natin. Kaya nga po, ang resulta nito ay binigay na ho yung kanilang mga claims doon sa 30. O, tatawagan natin si Bami, tatawagan tayo dyan, si Ashley. Si Ashley na. Ashley. Yes po, ma. Ayan si Kuya Mon. Gusto kang makilala ni Kuya Mon. Ashley. Kamusta? Kamusta ka raw? Kamusta naman? Okay lang. Ano daw ang nangyari? Ano daw nangyari na sa sumbong niyo? Ay, yung cash gun po namin, sir. Yung kuha na po namin. Pero hindi po lahat nakakuha na po ng cash fund. Ilan lang pa pong hindi makakakuha po. Oh, may ilan pang ilan daw na hindi pa nakakakuha ng cash ban. Pero karamihan nakuha na. Ilan na lang ang natira? Meron lang po. Yung mga iba po. Lima. O yun. Ikaw, nakuha mo yun sa'yo?
Sa akin po nakuha po ng pila. Ah, yun ang importante. Importante. Oh, sige. Pero yung mga kasamahan ko po, nangungulit po kasi sila, hindi pa po nila nabibigay yung mga ano, husband ko. Oh. So, hindi, baka hindi kaya ng sabay-sabay kayo. Ang dami nyo kasi. Una-una lang. Oh, sige, so, anong masasabi nyo? Unawain na lang yung... Unawain na, siyempre. Lugi rin talaga. Ito, no? Lugi, oo. So, anong masasabi mo? Anong reaction mo, Ashley? What? Anong reaction mo dito sa ginawang tulong ng isang bumo kay Tulfo sa inyo? Yung nga lang, ayun nga po yung ano namin na... Nung magbukas po kasi yung balidosa nung ano mag-endemic po. Narinig ba na niya tayo na maayos? O anong reaction? Anong masasabi mo na lang, Ashley? Ayun, ang masasabi ko po, ano? Yun lang, bigyan niyo yung mga kasba ng mga kasamahan namin na kasi nga po, pera po nila yung non-air. Sige, okay. Okay, okay, sige. Oh, sige. Oh, sige, yung sa lima. Ayusin pa natin yung sa lima na lang, ha? Opo. Okay, salamat sa tiwala nyo. Sige po, salamat din po. Alam mo, naalala ko yung sige, bading. Bye-bye. Naalala ko yung bading na nagsumbong sa atin. Ayo, sino doon? Yung bading na nagsumbong sa atin. Ay, yung OFW yan. Yung sa yan. Saudi Arabia. Yung OFW. OFW na galing sa Saudi Arabia. Tapos, sinusumbong niya na hindi siya sinusweldo ng kanyang employer. Tapos dahil sa pag hindi niya, hindi siya nagreklamo siya, kinulong pa siya, pinakulong pa siya ng kanyang employer. Tandaan mo? Yes. Nakabalik na siya sa Pilipinas. Nakabalik no? Na. Tapos na, habang nasa kulungan siya, may rape siya. Oh, wow. Ng, hindi lang isa. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Dalawampu. Dalawampu. Alam mo naman yung mga Arabo. Ay, mahilig din yan sa... Mahilig mag-yumari sa putyan eh. Grabe yun. Hey! Niyari. Di sabi ko sa kanya, teka, pati yan, kailangan ireklamo mo. Sabi ko. Oo. Reklamo mo. Kasi bakit nakafocus tayo sa sweldo lang? Oo. Eh, nilapas tangan ng iyong puri. Oo, yeah. Diba? Oo, tapos naka-usli na nga ang putyan. Siguro sa dami. Sabi ko, baka magka-almoranas ka niya. Sabi niya, ay hindi, gusto kong bumalik. Hindi ko yan kasama sa sumbong ko. Hindi kasama sa sumbong ko yan. Sweldo lang. Gusto. Bumalik ka na. Bumalik. Sinamahan pa natin yan sa DFA para kay parating doon yung... Dako naman. Daw, dako. Alam mo naman sa Arabo, dako. Ay, babalik hindi, mo ka na. Hindi ka. Isa, dalawa. Dalawang po. Nag-enjoy si Mama. Hindi, totoo yun, Alin, di ba? Totoo yun. Sabi ko, kailangan isama natin yung reklamo. Oo, mas interesting yun. Ay, hindi sabi niya. Hindi daw. Gusto ko po, nasarapan ako eh. At nag-alala pa tayo, baka nagka-ano siya, nagka-AIDS ba? Nagka-AIDS, oo. Oo, wala, sabi niya. Hindi ko yung one yun. Libre kasi. Hindi na kailangan magbayad. Libre. Sige lang. Pila. Ay, nako. Alright, sige. Speaking of bading, ito pa may iba pang grupo ng bading, Kuya Mon. Oh. Ang nagtrabaho naman, na-recruit sila mula sa summer, Leyte, halo-halo. Ni-recruit sila sa para da mga tag-alaga ng mga baboy. Mm-hmm. Saan? Sa wonderful... Mga bading sila. Wonderful farm. Hindi tawag bading sa Bisaya yan. Ah, unsa man? Ah, Bayot. Bayot. Ayun. Ni-recruit sila sa isang farm dyan sa Tarlac. Wonderful. Ang ganda pa. Wonderful farm. Oo. Nag-alaga daw sila ng libu-libong baboy. Yun ang trabaho nila. Anong kaya lang. Anong gagawa? Alaga sila, baboy. Okay, alit ang sweldo. Ha? Alit daw ng sweldo nila. Ano? Tapos hindi sila nakakalabas. From Leyte, doon lang sila sa koral, doon sa mga baboy, sa farm lang. Kaya humingi na sila ng tulong sa atin. Gusto nila magpasaklolo na, uwi na sila. At saka natakot na rin sila dito nga sa pandemya. Kaya gusto nila umuwi na at makuha yung mga tamang sweldo nila. Kasi parang na-realize nila, teka, parang naloko tayo. Parang ilan daw yung alaga nilang baboy?
3,000 Minsan na pagka nanganak, aabot pa ng 5,000 Ang dami. 5,000 talaga. Malaki daw yung lugar eh. Oh, yun ang sinabi. Kailan naman sila? Ah, yung mga natulungan natin ko, yung umabahikit 20 rin itong lumapit sa atin Ayun. Grabe. Na mga tauhan. Sige, panoorin natin at pakinggan ang naging sumbong po na ating mga kababayan taga Leyte. Yung iba, ano ang kwento ng iba? Saan ba kayo galing? Bye. Sa summer kami lahat, ma'am. Ba't naman ang layo ng pinanggalingan ninyo? Ay, kasi ma'am, yung farm manager, taga-summer, taga-amin. Nag-recruit nila kami. Ano sinabi? Ano daw ang trabaho nyo? Caretaker, taga-paligo ng baboy, pinapapakain. 250 ang entrance talaga, ma'am, 250. Gaano kalawak ba yung farm na yan? Malaki ba yan? Malaki, ma'am. Ilang baboy yung inaalagaan nyo? Sa breeding, mayroon siyang building na 12, tapos sa farrowing, 12, sa growers, 22, sa nursery, 12, yun lang, yun ma'am. Yun. Building-building pala ang mga So, anong ginawa natin dyan, Alin? Ginawa natin dito, Kuya Mon, dahil ayaw makipag-usap ng may-ari. Hmm. Ang may-ari ay si Jonathan Choi. Choi. Ang may-ari ay tumawag na tayo sa Dole Tarlac para i-coordinate itong pang-aapi na dinaranas itong mga caretaker ng mga baboy. Narito po, ipakikipag-usap po natin sa Department of Labor and Employment dyan sa Tarlac kay Aurita Laksamana. Ayun. Dalawa po kaming pupuntang inspector. Isiset na lang po namin ito sa Friday. 17 Wonderful Farm. O ngayon siguro, tignan natin yung workplace nila sa Friday. Tsaka maimbestigahan ninyo. Tsaka malaman natin ano talaga yung nararapat na makuha o na ibigay sa kanila ng employer nila. Ma'am, o ilang naman po sa amin, ma'am, na may kasama po kami from Tulfo. Oo. Kaso po, ma'am, iniisip po namin baka magkaroon po ng technicality. Kung sakali po ma'am, pwede muna tayong general authority from SecBelio. Tapos po pangalawa, authority naman po kay regional director. O di sige, kayo na lang ang papasok sa loob. Yung team namin sa labas na lang mag-aantay. Ayaw tayo. Kasi nga, alam mo, may proseso din sila. Kasi kuya yung Department of Labor. Lalo na alam nila, pagka isumbo mo kay Tulfo, may camera yan. Kompleto. Eh baka daw. Na-record naman natin talaga na para sila. Ma-record natin. Para for our program, yes. Listeners mm-hmm. and viewers. Ang resulta niyan, Kuya Mon, yan ho ay nabigay. Binigay na ho yun. Dito sa mga manggagawa. Ha, yung kanilang nararapat na ibigay sa kanila. May separation pay, nabigay. Kinumpute. Base tapos, sa task, years of service. Tsaka yung, kasi may iba dyan. Masaya. Pero paano pa sila makaka-uwi? Hindi pa sila nakaka-uwi. Naka-uwi na kasi nakipag-coordinate. Parang ng bus. Ng isang bus. Nag-share-share sila para ihatid sila diretso sa Samar. Ayun. Sa Leyte. Doon tayo sa clip, last clip. Doon na lang tayo pumunta kasi nabigay na ho. Magkakaiba ho yung halaga na natanggap itong mga ito kasi depende sa years of service at saka sa sweldo. At nakakausap nga natin tumutang nung solve na Kuya Mon eh. Nasa fast food chain sila nung kinakausap. Anong sabi? Ay, kalami, kaayos. Sarap daw. Yung chicken. Sawa na sila sa baboy. Baboy. Oo, kasi may pambili na sila. May fast food na sila. May pera na. First time daw nilang makakain doon. Parang naalala ko yung kwento ng mga bading. Yung bading sa Luneta. Di ba? May samahan niya sila sa bading sa Luneta. Tapos, malapit na yung Biyernes Santo. Mm-mm. Oo. Sabi nung mga... siyempre, English era yung mga bading, di ba? Kailangan, sabi niya, there should be no meat on Good Friday. Walang karne. No meat. Hindi sila pwede kumain ng karne. Oo. Biyernes Santo. Nung...
mayroong isa roon na pumunta ng Luneta, ay nagkataon namang mayroong barko ng US Navy. Aba. Eh nakita niya na maraming na humaling siya doon. Maraming gwapo doon. Nang gwapong-gwapo. Puti. Puti, puti. Oo. Marandi. At saka marino. Oo. Marandi. Ibi, siyempre may nangyari. Ay! Ngayon, tinawalag siya. He was ostracized, kumbaga sa English. O, tiniwalag siya. Sabi niya, hindi na. Sabi, why are you avoiding me? Sabi na. Sabi, because you ate meat on Good Friday. Di ba usapan yan? Yes. Sabi ng, yeah, but that was not meat. Ano? That was seafood. Kasi mandaraga. Sige, mag-click pa ba tayo ng pahasalamat nila? Ah, sige, pakinggan natin yung masaya nilang pahasalamat sa ating programa. Ayan. Bakit kayo nasa labas ngayon? Kukuha ng requirements, ma'am, para sa travel sa Samar bukas. Babiyahin na kayo. Paano? Mamamasahe kami ng 4,000. Anong masasabi nyo ngayon na yan, uuwi na kayo, okay na lahat? Okay na lang, ma'am. Ayaw namin ng gulo. Basta makauwi lang ako. Ma'am? Oo, yan. So, ano masasabi mo ngayon na solve na yung problema ninyo? Okay na po siguro, ma'am. Kung ano. Basta makauwi lang kami na Bisaya lahat. Yan po, ma'am. 34, kasama po yung mga bata, ma'am. Ma'am, maraming salamat po. Anong mensahe nyo kay Mr. Tulfo? Maraming salamat po, Sir Tulfo. O, sa mga taga-Dole, anong gusto niyo sabihin? Ang mga taga-Dole po, Tarla. Salamat din po kami. Kaya sila, mama. Ayan. Sige, bye-bye. Sige po, ma'am. Salamat. Bakit inuulan tayo ng mga bading? Bakit nga ba? Ayan. Blessing ang bading. Ito, totoo ito. Hindi ito... biro. Meron akong isang bading sa meron kasi minsan nagpapagupit ako sa parlor. Kasi kung minsan magaling maggugupit ang bunik. Magaling sila, di ba? Galing sila maggupit eh. Correct. Eh merong isang nakita ko, isang bading do sa parlor. Babaeng babae. Babaeng babae talagang kuan niya. Sabi ko, oh, sabi niya, sabi ko, bakit hindi ka pa magpa-sex change? Uh-huh. Wala raw siya pera. Uh-huh. Hindi, sabi ko, hindi. Doon sa Thailand, eh, pwede kitang magpa-sex change, ako magbabayad. Uh-huh. Sabi niya, one condition. Sabi niya, pag sa sex change, gamitin mo ako. Pagkatapos. Pagkatapos, sabi niya, pag nikilal na babae na ako, gamitin mo ako. O, sige. Malapit na. Paano, extra na tayo. Akala ko eh. Itutuloy mo na eh. Nakakala ko dun, ha? Alright, Amy. Ano, oras muna tayo. Time check tayo. Alas 3:47 na po ng hapon. Ayan. At siyempre tayo po nandito pa rin sa ating programa. Isumbo mo kay Tulfo. Alright? Okay, may extra pa? On Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumuli. Sige. Oh, paano yan? Time, busa ba? Hindi na tayo makapasok ng isang sumbong natin? Oh, sige. Yung pong isang sumbong natin, bukas po ang tabayanan nyo yon. Bombay, foreigner yung gusto mo. May 5 minutes pa tayo. 5 minutes pa, kaya pa ba? Hindi ko na papasok. Baka mabitin lang. Mahirap mabitin. Medyo ano kasi yung mabitin. Mahirap mabitin. Mahirap. Mas mabuting sagad na sagad. Huwag lang bitin. Bukas natin ipa. Abangan nyo bukas. Mahirap yung bitin. Abangan nyo na lang bukas ha, yung sumbongo ng... ating kaubayang, sabi nila Bombay, na reklamo ho, nagreklamo siya laban sa nabilhan niya ng kotse. Bukas mo yan. Sumbong na isang Bombay?
Oo. Okay. Na nakapag-asawa ng Filipina. Filipina, mm-hmm. Eh, gustong bumili ng kotse. Mm-hmm. Eh, naloko daw siya. Yun ang kwento niya. Bukas o, yung kabuuan ng sumbong na yan. At marami pa tayong naka-line up talaga, partner, di ba, no? Na mga sumbong araw-araw. Punta lang dito po sa, alam niyo mga kaibigan, dito po sa isang buong kay Tulfo, itong mga angels namin, angels ko, ay hindi po nag tumitigil yan hanggat hindi po na bibigyan ng kalunasan yung inyong mga sumbong. Correct, opo, kasi naman eh. Pero kahit po may pandemya ha, pwede po kayo magpunta sa opisina namin, sa Burgundy Tower po. Basta magdala lang naka-face mask ho at face shield po tayo. Yeah. At minsan pagka sobrang dami, medyo bawal lang magdikit-dikit. So hanggang labas po yun, mon. Pinapa, ano namin, hanggang labas ng ating kwarto. Maaari pa sana kung ano eh. Ano ito? Alam namang hindi naman pwedeng gawin natin yan eh. Mm. Mayroong yung mga ginagawa ng mga iba. Ano ba yun? Eh, mayroong ano yun, tinututukan. Ah, yun pa. Ah, meron tayo noon. Ah, meron ba tayo? Thermal scanner. Thermal scanner. Kung may lagnat o wala. Yung temperature. Meron tayo noon. Eh, paano kung halimbawa mainit na maiinitan ka? Kasi... Halimbawa, matagal ka nang hindi walang niig, no? Mainit ka yan, mainit. Kaya pala mataas ang ano dahil... Okay. Kasi hindi mailabas. Internal naman yung init na yun. Internal. Ibang ano na yun. Ayan o, mga texters natin, si Teresia Rojas. God bless po, sir. Sana po marami pa kayong matulungan. At palagi din po mag-iingat sa lahat. Sa inyong laban. Ingat po kayo. Aba, may we love you. I love you too. Sino pa? Pwede pa ba tayo magbasa? Marami pa yan eh. Yung pong iba na hindi ho namin na kaya basahin dahil iisang oras lang ang ating programa, direplyan na lang ho namin kayo doon sa aming Facebook at saka sa hotline. Saka may reactions natin. Naman tayo. Yan. Pwede ka magbasa, partner. Pag gusto mo magbasa ng kahit actually, isa. Actually, ito. Ito si Tess Belano, the afternoon, always comedy ka lagi, Kuya Mon. Yeah. Alam niyo, kaya nagbibiro po ako, dahil masyadong seryoso kasi itong programa natin. Minsan, di ba nakakaawa yung pag narinig mo, maawa ka eh. Maawa ka sa mga... Nakastress. Nakastress. Kaya, kailangan po magbiro. Yeah. Pasensya na po kayo kuminsan, dahil... Ako po yung nagbibiro, pero tinatawanan ko po yung biro ko. Sarili niyang biro. Yung sarili kong biro kami. Tinatawanan ko. At kung hindi naman sila tumawa, magagalit ako. Ayan si Angela Parungao. Pagpalain po kayo magkakapatid na Tulfo. Sana po ay humabol sa inyong mga... Tulfo, God bless isa, isa sa inyo. Salute to you. Yeah, maraming po salamat. Minsan nalilito kasi sila eh. Kakalito? Ano may sa Bisayan kakalito? Kalibog. Kakalibog? Kalibog. Libog, libog. Yung lito yon, libog yun, po. Lito. Nakakalibog. Nalilito. Kalibog ba na sa ginahimo ni mo? Nalilibogan sila. Kalibog. Kay Rafi, kay Erwin, kay Nakakalito, nakakalito. Nakakalibog kayo. Nakakalibog ka mo. Ibig sabihin na nalilito lang sila. Ayun. Si Adelia. Partner, basahin mo si Adelia. God bless, pagpalain po kayo at bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon para marami pa kayong matulungan. Ingat maraming po at mabuhay. Maraming salamat, Adelia. Mag-iingat din po kayo palagi. Pagkalalabas ko, hindi ito importante ang lakad sa labas. Kuya Mon, huwag lalabas. Bakit? Pagka hindi importante ang lakad, hindi. Sa bahay lang. Kailangan? Oo. Bakit? Ay, para safe na safe. Hindi madapuan ng madapuan. Kahit na magdala, mag-space suit na ako. Partner, maiba lang. Iba kasi ang dumadapo kay Kuya Mon. Hindi virus. Hindi virus. Ano? Alam na, si Kuya Mon na magsasabi na mahirap. Bawal siya. Kuya mo nang tawag niya sa akin, pero anak ko yan.
All right, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin ngayong araw na ito. Bukas po ulit, abangan nyo kami alas 3 ng hapon. Dito lamang ho sa DZRJ Radyo Bandido. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo. Ako naman po si Kuya Mon, original na sumbungan ng bayan. Bye-bye! Bye! Hello, yahoo! Yay! Desa! Ayun, nagpahabati si Desa. Bon Tulfo! Tagapagtanggo ka na habi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumuti. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.